Mga kapuso, bagong kaalaman na naman ang hatid sa atin ng nag-iisang kuya ng bayan na nagdiriwa ngayon ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Kuya Kim. Nako, excited na kami sa bago mong trivia at sa Pablo out mo. Kuya Kim, ano na? Maraming salamat, Vicky. Magandang gabi, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanunsyo ng Department of Transportation na sisimula na ngayong first quarter ng 2022 ang PNR Bicol Project o ang tren na magkokonekta muli sa Maynila at Bicol. Ang express balitang ito, aarangkada na! Pinirmahan na ng Department of Transportation ang 142 billion contract sa China sa muling pagsasaayos ng PNR Bicol Project. Ang passenger train, nakadesenyong tumakbo ng 120 to 160 kilometers per hour. Kaya ang 14 to 18 hours na biyahe noon mula Maynila papuntang Bicol, kakain na lang ng 4 to 6 hours. Yan ang Bicol Express. Kuya Kim, saan nga ba sinunod ang pangalan ng pagkain Bicol Express? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ito'y inimbento ni Sally Calaw, wala pang tawag noon. Ngunit nung narinig niyang dumaan ang biyaheng Bicol na tren, tinawag niya itong Bicol Express. Sa mga Bicol na ano, may mga nagtitinda sa tabi ng station. Mayroon lang delicacy na kinakain nila na may gata, na maanghang. Binibili ng maraming tao yung sumasakay sa Bicol Express. Kalesa ang pinakaunang mode of transportation noon. Pero napalitan nito pagdating ng railroad system sa bansa. Pinag-utos ni King Alfonso XII ng Espanya na simulan ang paggawa ng Manila-Dagupan Line. At ang pinakaunang stasyon sa Pilipinas ay ang Tutuban Station. Nasa 195.4 kilometers ang haba ng Manila-Dagupan Ferrocarril Line na unang binuksan noong 1892. Steam locomotive ang isa sa mga unang klase ng tren na ginamit natin noon, kung saan gumagamit ng uling para sa boiler sa loob dito na siya nagpo-produce ng steam na nagpapaandar dito. Alam niyo ba ang mga tren noong unang panahon na gumagamit ng steam and bell whistle? Pag pinipindot ang buton, lumalabas ang steam at yun ang kumakalembang sa bell at yun ang naririnig ng tao. Silipin natin ang makabagong busina ng tren ngayon. Ang mga tren ginagamit doon sa paglipat ng kalakal. Dati kasi, nung agricultural products natin, the cost of transportation is really exorbitant, as in hindi ma-afford ng mga tao. It costs more to transport. Alam niyo ba, ng original na Tutuban Station ay ang Tutuban Center. Nung ginawa itong shopping district noong 1988, inilipat sa likuran ng Tutuban Station at ito na ang istasyong ginagamit natin ngayon. Taong 1945, nahinto ang pag-andar ng mga tren dahil sa gera. Nagsilbing kuta kasi ng ilang Japanese Army ang mga train station. At nang matapos ang World War II, 452 route kilometers na lang ang naiwan na operational. At ngayon, makalipas ang maraming taon, gagawin ng moderno ang PNR. Ang bagong proyektong ito nangangako ng pag-unlad ng ekonomiya at mas marami pang trabaho. Nawa hindi tumapako. Pero alam niyo ba na ang mga hamak na pako, malaki ang gampani noon sa ating mga riles? Ganito kalalaki ang mga pako na ginagamit sa mga riles ng tren. Ang tawag dito, railroad spike. Makikita mga ito sa mga lumang riles, lalo na doon sa mga gawa pa sa kahoy. Ang mga pinaglumaang pako mula sa mga pinalitan o nasirang riles ng tren, ang isa sa pinakahinahanap na memorabilia ng mga antique collector. Bukod sa bihira na makahanap ng mga lumang pako na dekada ng tanda, kadikit din kasi nito ang daang taong kasaysayang gumulong sa ating mga riles, sakay-sakay sa ating mga tren. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sakod ko kayo 24 oras.